Pliers. 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 Okay, good morning guys. Magandang araw sa inyo. Teka, patong muna natin ito dito. Meron tayong ipapakita dito, no? Yung tools. Kasi may mga nagtatanong ano daw tools yung mga ginagamit natin. So, itong tools na to, binili ko yata. Ito is around 3 months ago yata. Okay? So, 3 months ko na siyang ginagamit and okay naman siya. So, ang brand nito ay yung Jake Me, parang ganun. Siguro hindi naman siya ganun kamahal, no? And ilalagay natin sa description kung ano yung presyo and kung ano yung may expect ninyo. Okay? And ipapakita natin kung ano yung mga nakalagay doon. And before natin ipakita 'yon, i-mention ko lang itong isang nag-comment sa atin, no? Isa sa mga YouTuber na ito sinabi niya. Papakita natin. Ito. Yun daw pliers. Kasi may isa akong video na nasabi ko yun tungkol sa pangalan ng ginagamit ko. Jake Me din yun eh. Matagal ko nung ginagamit yun. Sa around 3 years na yata sa akin yun and nawawala siya ngayon. So, hindi ko siya makita, no? Siguro kung saan ko lang nailagay. Pero yung kulay green na multiple tool yun eh. Maraming nakalagay dun. May mga screwdrivers, may lagari pa, pambukas ng tansan, yung mga soft drinks. Basta marami yun. May kuchilyo. Ipinakita ko, no? And ang comment niya, eto. Sabi niya, sana all pliers ang tawag sa plies. Okay? And yun, natawag po tuloy ako na ano, na ayun, yung ob-ob. Okay? Naisip ko, mali nga ba ako? So parang ganun, parang pakiramdam ko, baka naman mali talaga ako. Pero yun talagang alam kong tawag dun. So iginugil ko siya. Okay? Ginugil ko siya guys, para sigurado tayo, no? And ito ang nakita natin. So, pag isinerch nyo yung P-L-I-E-S, iba yung lumalabas. And pag isinerch nyo yung P-L-I-E-R-S, tama yung lumalabas. Okay? So, isinerch natin, and tama naman tayo, and ipakita natin yung ano, ipapakita natin, ipaparinig natin yung pronunciation, no? So, ang pagkaka-pronounce ko dun sa video ay pliers. Okay? Ang sabi naman niya is plies. So, siguro yung plies ay nakaugalian na lang nating itawag, no? Kasi usually, siguro Tagalog yun. So, yun siguro, oh, pwedeng sinasabi niya is Tagalog. Or Filipino word ng plies. Or yung nakasanayan na. Pero usually, sa English word is yun ay pliers. Okay? Pliers. Iba yung flyers yung nilalagay-lagay na pinamimigay na ano, mga papel, o di ba? Pinamimigay nila sa mga ano, yung mga ano ba, gusto yung bumili ng kotse ba, yung bumili kayo ng mga bagay-bagay diyan. Oh, sir, ito po, bigay ko sa inyo flyers po. Parang ganun tawag. Pero sa atin, pliers, isang tool po 'yan na ginagamit. Isang maraming klase yan actually. Pero usually nakikita natin is yung pang-grip. Okay. Yung mga ginagamit pang grip para mahawakan yung isang bagay. Kaya mo tayo saging. So, maraming klase yan. Mga tools ako dito sa ilalim. Pag minsan nagre-repair ako dito sa loob. So, itong nipper. Nipper yata tawag dito. Yung ginagamit natin pang gupit ng kuko. And itong vice grip.
ay kasama sa mga uri ng pliers. Medyo madumi na to, matagal na to. Patandaan na to. Siguro mga 10 years old na to. So ito pa yung mga unang vice grip. Magandang klase siya. Kita niya. May tatak pa doon. Vice grip. So karaniwang tawag natin dito vice grip, di ba? Pero kasama ito sa kinds of pliers. Kinds of pliers. Okay. So yun. Marami kayong makikita dyan na ganito itsura. Yung mga ginagamit pang grip, cutting tool, pliers din po yan. And yung mga pliers na yan ay karaniwang nakikita natin sa mga paggawa ng motor, paggawa ng cellphone. So ito, ipapakita natin yung klase ng mga pliers. No? So siguro sa Tagalog mga pliers ito, pero sa English, pliers. Okay. And ito yung pronunciation. Okay, pliers. Tagalog, hindi ko alam. Pangipit, pliers. Pakicorrect nyo ako, comment. Comment kayo sa ibaba kung ano talaga yung, kung sa Tagalog, ano ba talaga yun. Pero karaniwan, sa Tagalog siguro, masasabi nga natin, pliers. Okay. Pag sa English, ang pliers. Langaw. So ito yung tools na binili natin. Papakita na natin yung tools na binili natin, yung Jake Me. Ayan na natin yun. Gigigil ako dyan. So itong tool na to, magagamit nyo to pag repair ng cellphone. Ayan, may mga kasama siya dyan. So yung mga kasama niya, yung mga ipapakita natin dito, ito. May mga nakalagay dito. Ito, yung toolkit. Magnetic non-slip handle, metal spudger. Yun yung mahaba na parang may dalawang dulo na parang ginagamit sa kuko, pero mas malaki siya. Kasi karaniwan, ginagamit po yan para sa pagkukutkot ng mga IC o chipset o iba pang pinagagamitan niya. So may extension bar siya, meron siyang iPhone special screwdriver, so meron talaga siyang para sa iPhone screwdriver, no? And makikita nyo yung dalawang dalawang mahabang screwdriver dyan, tapos 30 inches na knife. Okay, may cutter knife din siya. And accessories box contains H5.0 socket times 2 screwdriver bit. Okay, may screwdriver din siya nandun sa box na maliit, kulay itim. So curved tips tweezer, may tweezer din, roller opening tool. So yung pag nagbabaklas tayo na LCD, meron siya doon yung ipinapa, parang pizza siya na inig. Karaniyo nakikita yun sa mga video natin na yung pinapa ikot na gan. SIM card pin, okay, meron na rin siyang SIM card pin. So talagang halos naka-align sa cellphone repairing ito, no? And pwede nyo rin gamitin ito sa vape. So meron din siyang suction cup. Okay, suction, okay. So, meron din siyang suction cup, plastic opening tool, and CRB bits. Yung mga CRB bits na yan, marami po siyang kasama, no? And papinapakita natin. And marami yan, meron tayong T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10. Okay, up to T20. Okay. So, meron din tayong H1.3 and marami pa. Okay. So, almost 30 pieces po ito. 31 pieces na CRB bits. Yan, minamagnet natin yan papunta dun sa magnetic non-slip handle. Okay. So, yun. Ito.
magagamit nyo to sa mga repairing nyo na. Parang isang set na precision tool siya. As in, marami siyang kasama. Although, wala siyang kasamang pliers. Okay? Wala siyang kasamang pliers. Wala siyang kasama nun. So, magagamit niya siya. Ayan, may mga, ayan o, makikita niyo yung mga pinagagamitan niya. So, may pliers naman ako. And, may akong ginagamit na pliers. So, may mga vice grips tayo. May mga bagong vice grips akong binili noong nakaraan. Kasi pag minsan nagbabaklas tayo ng mga OCC. Mahirap kasing baklasin yung mga OCC. Lalo na yung malalaki. Pag naka-encounter kayo nung natag dito. Yung malalaki yung gaya nung Boost Pro. Ang laki ng OCC nun, promise. Kinailangan kong bumili ng dalawang vice grip. And usually dalawang vice grip talaga ginagamit natin. Pero yung isang yun, nilagyan ko siya ng parang, na makikita niyo naman sa video, parang may nakalagay na ganun. Tapos, sasaksakan mo siya, then gagamit yung vice grip. Kasi kailangan mo yung may grip ka talaga. Kasi pag hindi, mahirap siya. Pag wala kang machine talaga. Kasi may ginagamit na machine dyan para maisalpak siya. Usually may ginagamit talaga silang mga special tool para mag-fit siya dun. Okay? At least nakita nyo, and nasa ibaba po ng video kung magkano ito and kung ano yung link na pinagkuha ng ko. Sa Lazada yata ito. Kung natatanda ko, Lazada ito eh. Oo. So, so salamat kayo sa panonood and magandang araw sa inyo. Okay?